Biyaheng Baguio ng balikan kasama ang utol ko at ang malaking buwan na sa binggit mo lang matatagpuan. Tara ka one trip, samahan niyo ako sa biyaheng Baguio, balikan. Kape, pampagising sa sarili. Alas 3 ng madaling araw, umalis dahil konsumo tayo ng 6 hours papuntang Baguio. Depende pa sa stopover at takbuhan ng motor mo. Samahan mo pa pag may aberya o maulan sa biyahe. Sinamahan ko lang ang utol ko para sa mga importanteng bagay na kailangan niya para mas mabilis at makauwi agad sa kanyang pamilya. At pag bumiyahe kayo ng malayuan, dapat may ilaw kayong kagaya nito para mas kita natin ang dinadaanan. Nagpagas tayo dito sa may Talavera, Nueva Ecija. 230 pesos katumbas ng 4.1 liter kay gulat. Dahil nagkape lang tayo bago umalis, bumana tayo ng mainit na pandesal na may cheese, panlaman sa nagugutom na sikmura para tuloy-tuloy ang biyahe. Dito natin malalaman kung magkano ang konsumo natin sa gas from Bulacan to Baguio, to Bulacan, ang motor natin na si Gulat. All stock, naka-power pipe pero hindi naka-remap. At nasubukan na din natin to sa ibang biyahe. At dito na kami naabutan ng liwanag sa may Kuyapo, Nueva Ecija, bago mag-boundary ng Rosales sa probinsya ng Pangasinan. Ang dami nating riders na nakita na naka-best. At bawal ka one trip pag wala kang best na suot simula 6 PM ng gabi hanggang 6 AM ng umaga dito sa probinsya ng Pangasinan at La Union. Kaya alam nyo na pag napadaan kayo dito ka one trip, para ka na rin nag-endurance pag ganitong balikan. Pero mas gusto ko yung hawak mo ang oras na wala kang hinahabol at kinakarera sa biyahe. Enjoyin mo lang, kahit mapagod at malayo, iba ang pakiramdam sa mga bagay na gusto mong gawin sa buhay. Kaya subukan mo ding lumabas at sumubok ng ibang bagay. Dito na kami nag-almusal sa may Puso Rubio, Pangasinan. Busog na tayo sa ganitong umagahan, kaunting kanin at talong, busog ka na. Yung wrist power shocks na nakakabit kay gulat, hindi nagka-problema kahit may angkas at ilang beses tayong nalubak. At pag nadaanan nyo na ang mahabang tulay na to, papasok na kayo sa probinsya ng Iloilo hanggang sa marating natin ang arko ng Binggit. Ito yung daan pa Kinon Road at hindi tayo pinalad na makadaan ulit kasi sarado dahil na rin siguro sa mga landslide sa kalsada na hindi pa natatapos. Kaya ang daan natin Marcos Highway at nagpagas muna tayo kay gulat dahil puro paahon paakit ng Baguio. 216 pesos pangalawang gas natin kay gulat. Mas malapad ang daan dito kaysa Kinon Road. Mas maigi, macheck ang preno at gulong pag umakyat kayo ng Baguio dahil pabago-bago ang panahon dito. Gamit natin gulong kawan trip, Duro Tires made in Thailand. Medium compound kaya makapit at hindi mabilis mapudpod. At dahil isa lang ang Fredcon intercom natin, sound trip lang ang nagagawa at ang tagal malupat nitong FX intercom natin. At may dagdag hatak talaga pag naka-power pipe ka. Katulad na gamit nating Namban power pipe, hindi tayo naka-remap pero goods ang Namban power pipe natin. At sinabayan tayo ng magandang panahon kaya makikita mo ang ganda ng view paakyat ng Baguio. Ang Baguio City ay tinagurian na City of Vines at summer capital ng Pilipinas dahil sa lamig ng klima. Sakop ito sa probinsya ng Binggit, nakatabi lang naman ng La Trinidad Binggit. Kaya ang Marcos Highway ang sentro ng daanan sa komersyo patungo sa probinsya ng Binggit. At pag nadaanan mo na ang mahabang tulay na to, malapit ka na sa Baguio. At ito yung bahay na pinuntahan namin sa Baguio, nanood ng mga vlog na pwedeng pasyalan dito sa Binggit. Pero hindi na natin napuntahan dahil kapos tayo sa oras kaya babalik na lang tayo dito ka one trip. At pagkatapos makatulog, humigop ng mainit na tsokolate na may kasamang cake. Nanonood ng palabas habang may ginagawa ang utol ko. Bago umuwi kinagabihan, pumasal saglit sa isang overlooking cafe sa La Trinidad. Makikita mo ang mga bahay na parang Christmas lights na nasa bundok. At normal na ang ganitong hamog tuwing gabi sa Baguio na kailangan mo magsuot ng makapal na jacket kung ayaw mong ginawin. At ito yung daan paakyat ng pupuntahan namin na sobrang paahon na isa lang kasya ang sasakyan. Kaya kung hindi ka sanay sa mga ganitong klaseng daan, pagpawisan ka talaga. Maglalakad ka pa ng halos 5 minutes bago mo marating ang tinatawag nilang To the Moon. Grabe yun. Dito kami sa ano, La Trinidad Binggit. Side trip. Wala ibang napuntahan eh. La Trinidad hindi sa Baguio. Saan punta? To the Moon. Eh no, saan punta to the Moon? Pumunta lang sa La Trinidad para magkano? Magkape. Yan. Makita ko sa inyo yung view rito sa ano. Overlooking to eh. At ito yung kapihan na tanaw ang buong La Trinidad Binggit. Na city lights ang makikita at ang malaking buwan. Mas maganda daw dito paghapon o patakip silim. At ang kapihan na to ay dinadayo na din ng mga turista bukod sa mga taga Binggit. At salamat sa nagpatira sa atin ng isang araw dito sa Baguio. Bago umuwi, bumili muna ng gulay na yung 100 pesos mo. Klase-klase na ang gulay ang mabibili mo. Pangatlong gas natin, 200 pesos at makaka-uwi na to ng Bulacan at may tira pa. Comment ka nga ka one trip kung magkano lahat ang nakonsumo nating gas kay gulat. Maraming salamat sa panonood ka one trip at hanggang sa susunod na video. Ano ka one trip? Sama ka sa biyahe ko.